Have you been using Microsoft Excel to expedite your workflow in AutoCAD? We already knew how important and useful Microsoft Excel is in AutoCAD, especially in inserting or linking your Excel table to AutoCAD. But do you know how many alternatives you can insert or link them in AutoCAD? From the easiest one to a bit complex. Do you want to know those alternatives? If yes, then sit back, relax, and I'll teach you how. Click the subscribe and the notification bell button to be part of our growing channel. Hello Arengrs! Today I'm going to share to you the 7 alternatives in inserting or linking your Microsoft Excel table to AutoCAD, from the easiest one to a bit complex. Alright guys, let's get started. Alternative number 1, the quick and easy, copy and paste. Ganito lang yan guys, so for example dito sa aking Microsoft Excel na worksheet na schedule floats and computation, i-select ko lang yung cells na gusto kong i-copy. Pag na-select mo na siya, Ctrl C, tapos punta ka sa AutoCAD, then Ctrl V. Tapos accept nyo lang itong dialog box. Dito nyo rin pwedeng palitan ang kanyang text height kung gusto nyo lakihan, pero para sa akin, okay na ako sa default na size. I-okay ko lang siya, meron na tayong table. Diba? Quick and easy. Kasi nga, ganun lang sa kadali. Pero, inserted lang to guys, wala siyang link doon sa Excel. Kaya kung anong pagbabago mayroon dito, sa AutoCAD, walang pagbabago. Pero, minsan kasi may ganun na gusto nating i-copy and paste lang yung data na standard files natin na for example, schedule of doors and windows o kung ano pa. So, dito naman tayo sa alternative number 2. Copy and paste special as Microsoft Excel worksheet. So, balik tayo sa Excel guys. Ganun din. I-select natin yung cells na gusto nating i-copy. Ctrl C. Punta tayo sa AutoCAD. And then, from Home tab, dito sa bandang dulo, mayroon ka makikita ang paste button. Mayroong down arrow, i-click nyo lang. Dito sa dulo, may makikita ang paste special. Tapos, accept mo lang itong nasa taas, naka-highlight, Microsoft Excel worksheet. Click mo lang yung OK. Meron ka ng table. Actually guys, ang alternative number 1 na ito, tsaka itong number 2, pareho lang yan sila. Mas mabilis lang ang process ng alternative number 1 kumpara dito sa number 2. Mas marami ka bang pinipindot. Kung i-copy natin yan guys, pupunta tayo sa model space. Kung i-paste natin siya, ayan guys, oh, pareho silang itsura. Parehong laki, parehong sizes. Meron white background na kapareho doon sa Excel worksheet natin. Kaya pareho lang yung 1 na to, mahaba lang ang proseso sa alternative number 2. So, dito na tayo guys sa alternative number 3. Ganun din guys, copy and paste special but as AutoCAD entities. Kaya magkakaiba ang kanilang itsura kasi hindi na siya magmukhang parang Excel. AutoCAD table na siya na object or entities. So, ganun din ulit ang proseso. I-select mo yung cells na gusto mong i-copy. Ctrl C. Punta ka sa AutoCAD. And then, from Home tab, Paste Special. Dito ka sa baba na AutoCAD Entities. I-okay mo lang siya. Meron ka ng table. Kung napapansin nyo guys, parang hindi siya klaro. Kasi nga, dito tayo sa model space na dito natin nilagay. Pero kung dun tayo sa paper space, select natin ulit, i-copy natin to, copy. Dito tayo sa paper space. Ayan guys, yan ang kanyang itsura. Kung nilagay natin siya sa white background, yan. Pansin nyo guys, pag i-ano ko siya i-move, nagba-black background itong dalawang alternative 1 and 2 kasi nga Excel yan file.
na kinopy-paste lang natin dito sa AutoCAD. Pero itong alternative number 3, AutoCAD entity siya. Kaya naka-table siya. Pwede na pwede mong i-adjust ang kanyang length or ang kanyang height. Nasa iyo na yan. Depende na kung anong gusto mo. Kaya mas maganda ito kasi marami ka pang control kumpara dun sa alternative 1 na nito. Kasi dito, pwede mo siyang i-move pero maintain ang kanyang aspect ratio. Tingnan nyo guys, oh, kung i-click mo at drag ang kanyang mga grips, nagbabago lang yung size, maintain ang kanyang aspect ratio. Kundi tulad dito sa number 3 na as AutoCAD entities, pwede mong habaan ang kanyang haba ng table mo tsaka yung bawat column kung na-adjust mo yan. Yan, tulad yan. Ito ang mas advantage kumpara dun sa first 2. Now, dito tayo sa alternative number 4. Ang alternative number 4, parang alternative number 2 siya, pero may link. So, ganito proseso niyan guys. Balik tayo sa ating Microsoft Excel worksheet. Again, i-select natin ang cells na gusto natin i-copy. Ctrl-C, punta tayo sa AutoCAD, from home tab, paste, special, tapos i-click natin itong paste link as Microsoft Excel worksheet. I-okay natin siya. Yan. Magkamukha sila actually guys dito sa alternative number 2. Ang difference lang, itong alternative 1 and 2, wala silang link dun sa original file. Whereas itong alternative number 4, may link siya. Ipakita ko guys ha. Since, babalik muna tayo sa ating worksheet. Kung napapansin nyo guys, nagdagdag ako dito ng circuit number 19 at saka 10 ang count. Gusto ko yung tanggalin. I-delete ko siya dito. Tapos, save lang, Ctrl S. Balik ako sa AutoCAD. Napansin nyo guys, dito sa alternative 1 and 2, nandyan pa rin ang 19 at saka 10. Ayan. Pero pagdating dito sa alternative number 4, wala na yung 19 at saka 10. Automatic siyang nag-update is kasi meron siyang link doon sa original file. Yan ang kagandahan pag may link. So, dito naman tayo sa alternative number 5. Para yung proseso siya sa number 4, pero as AutoCAD entities. Katulad siya dito, kaso sa number 3, kaso walang, itong number 3 walang link, ang number 5, meron siyang link. So, going back sa ating Excel worksheet, select natin ulit ang cells na gusto nating i-copy. Ctrl-C. Punta tayo sa AutoCAD. Tapos, from home tab, paste, special, paste link, and select this AutoCAD entities. Then, okay. Ayan na guys. So, i-click ko na natin siya dito. Yan na. Diba, kita nyo ang kaibahan, wala siyang background na white. Itulad dito sa number 4 na meron siyang background na white na parang Excel lang din. Ito, AutoCAD object siya, AutoCAD table siya na entities na you can drag, habaan yung kanyang length, ang kanyang height, either way, pwedeng baguhin. Na merong link, pareho lang siya dito. Nang pareho lang may link na every time na may pagbabago ang Excel file mo, nagbabago yun AutoCAD file mo. So, kailan na tayo guys? 1, 2, 3, 4, 5. Ang alternative number 6, which in my own opinion, the worst one. Kasi nga, hindi siya ganun ka intuitive, hindi siya ganun ka efficient. In my own opinion, pero pwede akong magkabali. Kasi di ko rin alam kung saan siya pwedeng gamitin. Pero siguro sa ibang bagay na hindi ko pa na-try. So, ganun ulit guys. Ang alternative number 6 is using this tab insert using this button OLE object.
object linking and embedment. So, i-click natin to guys. Tapos, hindi tayo mag-create ng new. Create from file tayo. Pwede na may option tayong i-link or hindi. Pero try natin i-link. I-browse natin yung folder, which is ito. Open mo lang. And then, okay. Yan guys. Ito ang lumabas. Sa alternative number 6. Ang hindi ko maintindihan, bakit ganyan lang ang makikita, hindi yung buong table yung katulad nito. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan lang na kung saan hindi natin ma-adjust na ipakita yung ibang portion. Kasi kung itadrag ko lang yung mga grip niya, lumalaki lang siya, pero yun pa rin ang kanyang data na nag-a-appear dito sa AutoCAD. Kaya sabi ko nga, the worst one, kasi nga wala siyang properties na pwedeng baguhin ang kanyang scale or size. Kahit i-right click natin, meron siya dito yan, OLA, reset text size. Ito lang ang nag-a-appear. Kung babaguhin natin yung text height, let's say 8.1, parang lumaki lang siya, parang in-scale mo lang, pero ganun pa rin ang pinakita niyang data. So, select, right click, OLA, tapos text size, balikan natin 4.2. Ganun. Ganun din dito sa kanyang properties tab. Height, width, height, scale, factor, pareho lang din yan. Wala na siyang ibang properties na pwede natin palitan. Kaya hindi ko siya ina-advise na gamitin. Alright guys, dito na tayo sa alternative number 7, which in my own opinion, my favorite one, the best, and saka mas intuitive siya kasi marami kang options o features na pagpipilian. This one is using the table command dito sa annotate tab, table. I-click nyo yan, tapos i-click nyo tong from a data link yan, tapos select data link, i-click natin tong launch the data link manager dialog. I-click natin create a new Excel data link yan, tapos pangalan natin siya, for example schedule of loads, and then okay, and wait for a few seconds, lalabas itong dialog box na ito. Under file, ibabrowse lang natin yung file kung nasaan ang folder nya, which is ito. In my case, i-open ko lang, tapos dito under link options, you can select Excel sheet to link. For example, kung marami kang sheet dito sa file mo, for whatever file meron ka na marami kang sheets or tab na nailagay, yun ang pagpipilian mo. Kaya nasabi ko, marami siyang options na pwede mong gamitin dun sa data link using the table command. So, in my case, nasa load 2 ko siya na tab. Balik ako sa AutoCAD, kaya i-select ko yung load 2 kasi magka-appear na siya dyan kasi yun ang name ng kanyang worksheet. Tapos under that, meron kang tatlong options pa, link entire sheet or link to a name range. Name range guys, yung so, balik, katulad nito, actually nagawan ko na ito ng name range na halimbawa, i-select mo yung cells na gusto mong or table na gusto mo siyang lagyan ng name para madali mo siyang mabalikan. Napansin nyo guys, lumabas siya, may name siya dito, sched of loads. Ganun ang pag-create. Actually, nagawan ko na to ng range names. Yun na nga, sched of loads. Kaya kung for example, panibagong table na gagawa ka ng name range, i-select mo lang yung file. Katong halimbawa, ganito lang.
kung may data ka dyan. Tapos, pag name ng range, select ka lang dito, tapos in-name mo lang siya. Pangalanan mo siya ng kahit ano. Name. Ang take note guys, dapat walang space. Kung maglagay ka man ng space, underscore, pwede yun. Katulad dun sa ginawa ko. Kaya, be sure na wala siyang space kasi hindi yan tatanggapin ng Excel ang pangalan ng isang table range. So, i-enter ko lang. Continue guys. Ayan, dalawa na. Name at saka speed of loads. So, i-save ko siya. Balik ako sa AutoCAD. Kung gagamitin ko yung link to a name range, which is ito naman lagi ang ginagamit ko kasi nga naka-preset na yung name ng range. Ayan, o, speed of loads. Yan ang madalas kong ginagamit. Pero kung for discussion purposes, pwede ka rin pumili ng link to range. Na ang link to range is kung anong name ng hindi name cell name, for example A1 to Q31. Yun ang isusulat mo doon sa link to range. Katulad nito, example niya, A1 to M9. So sa case natin A1 siya up to Q31. Kaya kung yan ang gusto mong napili, i-type mo A1 to Q31. Pero sa aking case kasi meron na akong name range, ito na yung pinili ko. Yan, tapos okay ko lang siya. And then another okay. Kaya nandoon na yung schedule of loads. Hindi siya magpi-preview kasi nga sabi nga niya dito, preview too large to display. So, hindi niya kayang i-display. So, i-okay ko lang siya. Ayan na guys. Ito na yung data link natin using the table command. Pareho lang siya actually dito, pero iba lang ang proseso. Kaya, marami kang option kung saan ang mas preferred mo na way o saan kang mas iyang. Pinakita ko lang sa inyo yung 7 alternative ways to create or to create a link or to insert an Excel table file to AutoCAD. So, yun na muna guys sa ngayon. And I hope na meron kayong natutunan. Alam ko, marami na rin sa inyong na may alam nito kasi matagal na to sa AutoCAD. Pero ginawa ko lang to kasi hindi ko ito na-discuss dun sa previous vlog ko. Kung meron kayong alam pa na another alternative, please write down in the comment section para madagdagan din ang aking kaalaman para na ako rin ay ma-inform at lumawak pa ang ating kaalaman sa AutoCAD. Alright guys, hanggang dito na lang muli. This is Architect Bernard Cadilinha, praying for your success.